Dalam sistem. Ako po, salamat po ako sa Panginoon dahil po nung nakakandi ko, alam niyo po na nasunod po yung kundiyang namin. Mapasalamat po ako sa Panginoon dahil isa lang po ang nasunog, yung isda ka lang po ng karton at ng mga kahoy. Pasalamat po sa Panginoon, hindi lahat. Dahil kung lahat, ay nako, sigurado, yung mga natutulog doon ay na. Pasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kalakasan at nagkaroon ko sa akin sa isang linggo at sa hininga at sa biyaya na pinagkakaloob niya sa araw-araw sa aking mga anak, sa aking pamilya. Salamat, salamat po sa Panginoon. Ang lahat po ng papuri at salamat sa Panginoon po. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil na sa June 1st po ay maiuwi na namin si Rihanna kahit masakit. Naayos na namin yung dokumento. So, nagpapasalamat kami kasi nagpe-pray lang kami na although hindi pa kami handa kasi ganun kabilis, biglang dumating yung kumpara namin na American na Korean citizen. Tapos sabi niya na ano, balak niyo pa bang pauwi si Rihanna? Kasi talagang mahirap dito. Tapos sabi niya, sige, try namin. Kinuha nila yung dokumento. Nagpunta sila sa Yujumbu, sa immigration. Sa Yujumbu noong Sunday, dinala nila lahat ng dokumento. So sinabi ko ang reason kung bakit mali. So pumasok ako dito na alegre. Tapos ang birth certificate ni Rihanna, eh, bisedo ako. So yung pinaayos nila. Tapos, nagpunta kami ng hospital nung Monday. Ma-upset ako sa work. Ni-request namin na palitan yung birth certificate. Alegre pa din ako. Nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi walang naging problema. So sabi ko, Lord, kung kalooban mo talaga na mapauwi si Rihanna, pag-aayos ng papel for the second time, ay walang naging problema. Subalit, naging ganun kabilis. Parang lahat ay nagulat na, sabi ko, pwede bang June 16 man lang kasi yung mag-uwi ay kailangan ding umuwi ng Pilipinas kaagad para may aayusin din. So, ang advice din naman sa amin, papatagalin nyo lang din, paghirapan nyo lang din yung sarili nyo. Ganun din yung bata, lahlay, ang bilis niya kasing makapick up, lalo siyang nagiging sweet. So, nagpapasalamat na lang kami na nakasama namin siya, naalagaan namin siya. At nagpapasalamat din kami sa Panginoon sa inyong lahat kasi naging bahagi kayo nung isang taon at kalahati na pagpapalaki namin kay Rihanna. Kung gaano siya ngayon, kung gaano siya ka-smart na baby, bahagi kayo doon kasi pinakita niyo yung love and affection. So, siyempre mamimiss natin lahat siya. Pero ika nga eh, maunlad na ngayon ang teknolohiya. May pagkaka, may meron pa rin paraan para makita natin siya. So, salamat sa Panginoon dahil naging napakabuti niyong lahat sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Ano ba yan? Pati ako. Maraming salamat din, Rihanna, dahil sa loob ng isang taon at kalahati. Napasaya mo kami. Nasaan na si baby? Ikaw pa rin ang aming princess, baby, kahit nasa Pilipinas ka na. Ayan po, ano ba? Sino ka po ang gustong magpasalamat sa Panginoon? Ay, si Nico. Papasalamat po ako. Salamat po na nakakaalam na pag nag-testay mo na ako matagal daw po. Pero ngayon po ba ganyan? Di po, papasalamat po ako dahil sa kabutihan ng Panginoon. Sa pag-iingat niya sa amin sa trabaho. Yun nga po, naisabi ni Brother Arthur na yun nga po nasunog yung kundyang namin. Pero thank you Lord dahil yung nasunog yung talagang medyo, hindi naman siya importante pero okay lang. Sabi nga nung sadyang ko, ano ngayon yan, wala tayong pera, malaki yung nanong. Sabi ko, kensya na, anonym, so, okay, hallelujah, sabi niya. Sabi ko, okay. Yung baga, talagang ano siya na,
kahit yung baga, malaki talaga rin yung nawala, kahit na mga karton lang yun, yung mga kahoy, kasi chorman din daw ng karton, yung kahoy, ano rin po, eh, pinagtulungan namin yung paring part ng Sabado, inano namin yung mga nasunog. At maraming salamat po sa kabutihan ng Panginoon, at hindi po yung buong kudyang, akala nga namin yung buong kudyang, eh, kahit po ganun yung ama namin, eh, talagang mahal din po namin ang aming trabaho, at tayo ay pinapakinabangan namin. Maraming salamat po sa Panginoon at nagpapasalamat din po talaga sa Panginoon sa pag-iingat niya sa aming pamilya. Ang asawa ko po ay nasa kanilang probinsya na way makarating din po sila ng Maynila ng maayos dahil na-miss niya ang kanyang mahal na mama at ang kanyang papa ko. At nabigay ko siya ng pera, talagang ang asawa ko talaga mapagbigay ko. Simula ko nung makakilala sa Panginoon, talaga pong ngayon, ano siya eh, giver siya eh. Eh, nandito naman si Papay. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. At kahit po medyo matikas po yung ulo ko, nag-praise and worship dito. Alam niyo po, talaga pong tinatry ko talaga maging ano sa Panginoon. Dahil ginagawa ko to dahil para sa Kanya po talaga. Amen. Hindi po ako yung nag-ano dito para lang itaas yung sarang hindi po. Wala po ano kahit po nagkakamali-mali ako sa ano. Dahil gusto ko lang po talaga na i-ano yung nabulihan ko talaga siya ng talagang yung baga kahit po trying hard po talaga po para sa kanya po yan. At huwag niyo po kung ano yun na ano basta i-ano natin focus po natin sa Panginoon ng ating mga awit. Amen! Salamat po sa Panginoon.